Ito naman ang para sa bulukiya, guys. Ginayat ko lang ng maliliit yung chicken. Cubes, maliliit. Tapos, ginisa ko siya dun sa sibuyas at saka bawang. So, ganyan lang. Saka natin ilalagay ngayon yung bulukiya. Mag-water lang tayo ng konti. So, nilagyan ko siya ng spices na paprika, coriander, at saka konting kamon, cumin powder, tsaka yung Arabic masala, yung bizarre. So, para medyo may taste of chili. Kasi maanghang-anghang yung ano. At ngayon, naka-ready na yung aking kasi kakain sila ng 2 o'clock. Yung panganay. Ayan natin ang konti. Konti lang. Dahil pag kinain mo siya, madulas ang ano eh, saluyot kasi siya eh. Tapos black pepper nga pala. So pwede natin siya i-high fire until mag-boil siya. Pag nag-boil siya, pwede na ilagay yung bulukiya. Eto naman, i-crispy ko siya, ang garlic. Tapos, pag hinango ko na yun, itatoppings ko na siya. Sabay takip para yung smell, iikot siya sa loob ng ano. So, ito naman yung para sa ano guys. So, tinurn ko muna sa 250. Sa, ibaba muna siya. Down. Yan. Hayaan mo siyang hayaan siyang mag-boil. Makikita naman yung magbabubbles na yun siya. Ito na yung ano. Midalal. So, ito na. Ilalagay na natin yung ano, since malambot na yung chicken. Ilalagay na natin ang bulukiya. So, kahit 1 cup siya, guys. Wala siyang problema kahit medyo mag-sticky siya. Kasi kapag kinain siya, pag kinain siya, nagme-melt lang siya sa ating bibig. Ang mag-crispy ng garlic. Sa Arabic, thom. Thom siya. Thom. Ayan. Ika-crispy natin siya. At saka, itatoppings. Medyo malalaki yung pagka-crush na. Pero okay lang. Dito, medyo nagbabubbles na siya, diba? As you can see, nagbabubbles na siya. Nilipat ko siya sa 200 para wag siyang masyado mabilis. Para maglasa siya. Itong garlic, guys, ito yung magbibigay ng aroma dun sa ano, sa ating bulukiya. So, isi-switch off na natin siya para wag siya masyadong ma-dry ang kanyang soup. And I never let you go. So, thank you, and tatakpan na natin para yung kanyang aroma is